Naranasan mo na bang sumunod sa Diyos na siguradong sigurado ka na sa direksyon na nais niya para sa iyo, pero hindi mo maintindihan kung bakit doon ka dinadala? May mga pagkakataon na nauunawaan mo kung ano at saan ang direksyon, pero hindi mo maawari kung bakit. Mahalagang tandaan na hindi lamang nakatuon ng Diyos sa nais niyang ipagawa para sa atin. Kadalasan, sa likod ng isang utos ng Diyos ay ang mataas na plano na hindi natin madaling makita. Merong karanasan sa lumang tipan kung saan ang bayan ng Israel ay hinango ng Diyos sa pagkakaalipin sa Ehipto sa pangunguna ni Moises. Bahagi ito ng isang malawak na kasaysayan ng katapatan ng Diyos. Mula sa katayuan bilang alipin ay naisto pa rin ng Diyos ang kanyang binitawang salita na dadalhin sila sa lupang pangako. Sino nga ba naman ang ayaw mahango sa pagkaalipin at malipat sa isang lupang sagana kung saan sila magkakaroon ng kalayaan? Hindi na kailangan pag-isipan pag tayo tinanong, di ba? Pero mahalagang tandaan na hindi lamang sila gustong dali ng Diyos sa lugar ng kalayaan at pagpapala. Nais din ng Diyos na sila ay palaguin sa kanilang pananampalataya. Ang pangyayari ay hindi lamang nakasentro sa paghango ng Diyos sa mga Israelita, kundi sa mas malawak na plano ng Diyos na lalampas pa sa henerasyon ng mga tao noong panahong yon. 10 salot ang pinadala ng Diyos bago tuluyang nakaalis ng Ehipto ang mga Israelita. Bakit kinailangan silang humarap sa ganoong sitwasyon? Hindi ba pwedeng simple na lang na nakatawid at nakarating sa dapat puntahan? Tingnan natin ang sabi ng Bible matapos silang tumawid sa Red Sea. Nakita ng mga Israelita ang dakilang kapangyarihan ng Panginoon na ginamit niya laban sa mga Ehipsyo. At dahil dito, iginalang nila ang Panginoon at siya'y pinagtiwalaan nila at ang lingkod niyang si Moises. Ilang bagay ang dapat maunawaan. Hindi lang mahalaga sa Diyos ang iyong patutunguhan, mahalaga sa Kanya ang iyong pananampalataya. May mga pagkakataon talaga na mahirap unawain ang nais ng Diyos. Pero sa mga ganitong pagkakataon tayo lumalago sa pagkakilala at pananampalataya sa Diyos. Pangalawa, ang paglalakbay na ito ay bahagi ng preparasyon ng Diyos para sa mga Israelita. Sa ating buhay, hindi lang mahalaga na malampasan natin ang isang pagsubok. Importante din na makita natin ang paghubog ng Diyos sa ating pagkatao habang tayo ay sinusubok. Kadalasan, ito ay preparasyon para sa mga bagay pa na nais gawin ng Diyos sa buhay mo at sa pamamagitan mo. Pangatlo, bahagi ng proseso ng paglago ay ang makilala ang Diyos, hindi lang sa pamamagitan ng kanyang pinahayag, kundi maging sa kanyang ipinaparanas. Pang-apat, pinapakita ng Diyos ang kanyang kasapatan. Sabi nga, when God is all you got, you realize that He is all you need. Totoo na kadalasan sa pagsunod sa Diyos ay maraming hindi maintindihan. Subalit dapat tandaan na ang Diyos ay talagang karapat-dapat pagtiwalaan. Asa ka pa.